Samantala, muli na namang bumanat si Pangulong Duterte sa Simbahang Katolika. Sa katunayan, hinamon pa niya ang mga ito na subukang magdroga o magsyabu para malaman ang epekto nito. Kung ano ang reaksyon dito ng simbahan, alamin natin sa report ni Rich 48, Sheila Edubas. Muling inupaka ni Pangulong Duterte ang Simbahang Katoliko sa harap ng pagbatikos nito sa kampanya niya kontra droga. Sa kanyang kalumpati sa Malacañang, umulan ng mura habang binabatikos ni Duterte ang mga pari na tinawag niyang ipokrito na walang ginawa kundi yakyak ng yakyak at batikusin ang kanyang drug war, pero hindi naman sila tumutulong para magamot ang mga adik sa bansa. Sinaltik din ng presidente ang maluhong pamumuhay at korupsyon sa simbahan na anya'y tumatanggap ng milyong-milyong donasyon linggo-linggo nang walang kahit anong audit. Itong mga tao na ito, pati pare, sering mga ulol. Kayong mga pare, mga obispo, magaganda ng suot ninyo. Meron ba kayong isang bahay lang baski limang kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Na ngayon, gusto ninyo matapos ang patayan? All you have to do is to preach. Kasi karamihan dito Katoliko. Kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa droga. E di nakakatulong pa kayo. Hindi, instead of maghintay kayo na may namatay na, you criticize the police, you criticize me, for what? Kayo yung may mga pera eh. Sira ulo pala kayo. Bumwelta naman ang Simbahang Katolika kay Pangulong Duterte nang hamunin ang mga pari at obispo na subukang magsyabu. Ayon kay dating Archbishop Oscar Cruz, paltos at masyadong mababaw ang pananaw ng Pangulo sa mga alagad ng simbahan. Resback naman ni Cruz, nag-aadik raw ba umano ang Pangulo at mukhang alam nito ang matinding epekto ng syabu sa tao. Medyo masyado pong mababaw yung kaisipan na yon. Po. Ibig bang sabihin siya rin na nagsabu kaya niya alam na masama ang droga at ang isang bagay po bang masama kailangan pagdanasan mo personally to know what it is all about. Mukha pong paltos yun at saka sabi ko nga mukhang lihis sa katotohanan. Siguro alam niyo pagkat kayo dalawa asawa niyo pero ako kung meron mang sabihin niyo po kung sino. Pagkat meron pong batas ng simbahan na yung mga ganyan na hindi pinapayagan, they are not tolerated po. Yan po yung mga proseso para yung mga pare o bispo nagkakamali sa ganyang kanilang mga sinumpahan. Ito po yung mahiwalay sa kanilang katungkulan. So kailangan lang po malaman kung sino. Huwag lang salita ng salita. Ganito, ganon. Sino? Ituro talaga at maimbestigahan. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.